Nagtanong-tanong ko ang pangalan ng tatay ko at mga kapatid ko kung mayroon bang nakakakilala sa kanila. Binaybay ko ang mga eskinita sa bawat barangay na pinagtanungan ko at naisip ko para mapadali ang paghahanap ano kaya kung tingnan ko ang mga pangalan ng mga residente na nakatira doon. Kahit di ko kabisado ang Mandaluyong, para bang maliit na lugar lang ito para sa akin. Nakalimutan ko na kung saan lugar sa Mandaluyong ako nagsimula noon sa paghahanap. Pero go pa rin kahit na alam kong imposible mahanap ko sila ng isang araw lang. Hanggang sa may kapangalan daw ang kapatid ko na hinahanap ko sa block na yung may iskinita. Pumunta daw muna ako sa outpost at pagtanong ko may kapangalan at kapilido nga ba talaga. Kaya naman ay agad kong hinanap ang outpost sa lugar na iyon. Nang makarating ako sa outpost ay agad kong hiningi ang listahan ng mga residente na nakatira doon. Makikita ko na ba ang mga pangalan nila doon sa listahan? Matatapos na ba sa wakas ang paghahanap ko sa kanila? Abangan, pasensya na kung binitin ko na naman ulit kayo. Tulad niyo, busy din ako at kapag may free time ako ay sinisingit ko ang aking mga pangasan na binabagay sa inyo. Nasa playlist ko po kung gusto niyo simulan ang aking kwento. Panoorin niyo po at sana kapulutan niyo ang araw. Huwag po kayo magsawang panoorin ang aking mga karanasan sa kwento ito. Favor naman po, pakipitik naman ang like at subscribe button sa baba. Thank you. God bless and more power po.